Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Ako po si AJ Santos and welcome to JCOHAR TV, Church on Focus. Para po sa ating ikasyam na episode, nandito po tayo ngayon sa House of Faith, Foursquare Church. At mga kapatid, napakapalad po natin dahil makakasama po natin ang kanilang head pastor. Please welcome Pastor Boy Tubera. Ayan, so ayan, welcome po Pastor. Ayan, at nabisita po namin kayo dito sa inyong church. So ayan Pastor, dito po sa inyong church talaga namang napaka-bless po ng inyong church, ano? Salamat so po. Pastor, para po sa JCOHAR TV, yung mga nanonood po doon, nais niyo po bang ano po bang yung nais ninyong sabihin sa kanila na talagang manood sila sa inyong mga sa gagawin po natin dito sa activities po ng inyong church? Ano po ang inyo pong nais sabihin sa kanila? Kami po dito sa House of Faith Foursquare Gospel Church ay nagpapasalamat po at patuloy po namin kayong inaanyayahan na kung wala pa po kayong simbahan na inaatinan, welcome po kayo dito sa House of Faith Foursquare Gospel Church. Ayan, Pastor, bali po, para po malaman nila kung saan sila pupunta, no? Opo. Saan po ba matatagpuan ang inyong church? Ito po naman ay matatagpuan yung ating pong simbahan dito po sa 0019 Miranda Compound, Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Ayan, so ayan, talaga namang mas malalaman na ng ating mga manonood at mabisita kayo dito sa inyong church. Opo. Amen. So ayan, Pastor, dako na tayo sa inyong church. Kailan po ba at paano nagsimula ang inyong church? Bali, ito po ay nagsimula sa Daang Tubo po. Doon sa Daang Tubo, no? Barangay Mali rin, San Mateo, Rizal. Ito po ay nagsimula ng Bible study. Bali, isang taon po kami nag-Bible study po doon. And then after 1 year, na-consider po ito ng Lighthouse Foursquare Gospel Church na gawing daughter church po nila. And then after 5 years na daughter church, kami po ay dineclare ngayon na isa na pong local church at doon po nagsimula yung House of Faith Foursquare Gospel Church. Yan, yeah. Amen. So talagang napakagaling ng Lord sa inyo, di ba? Sa inyong church. Opo. So Pastor, pag nagpunta na po sila dito at nais nilang puntahan ang inyong church, opo, anong oras po ba nagsisimula ang inyong church para alam nila kung anong oras sila pupunta? Ito naman po ay nagsisimula ang ating pong Sunday worship service ng alas 10 po ng umaga. At ito po naman ay natatapos ng alas 12 ng tanghali. Yeah. Kaya sila po ay ating ini-invite, we are inviting them, ano? Talagang tunay na kayo pong lahat na ngayon nanonood dito, welcome po kayo para dito sa ating gawain dito sa House of Faith Gospel Church. Amen. So ayan, Pastor, dako din ulit tayo sa inyong church, no? Yung mga nakakasama nyo dito sa church, syempre may mga members tayo, may opo, mga leaders po tayo opo, nakakasama opo dito. At syempre may mga pastor din po tayong bumibisita sa atin at opo, mas nakakasama pa natin ng matagal dito. Opo. So, gusto rin pong maalaman ng ating mga manonood, sino-sino po ba yung mga pastor at mga leaders ng inyong church? Bali, ang kasama po nating leaders dito, yung aking pong assistant pastor, si Pastor Boy Suliba po. Ano po? Tapos meron po tayong youth pastor, yun naman pong aking anak na si Ibilio Tubera. Ayun po. At meron po tayo ng mga council, ano po, mga ibang leaders natin dito, na mga meron po tayong council because they are the deciding body. Sila po ang magde-decide, no? Hindi lahat po sa pastor. Yun ang napakaganda na meron po tayong mga kasama rito na nakakatulong upang sa gayon ang iglesyang ito, ang House of Faith Foursquare Gospel Church ay maging maayos. Ano po? Kaya meron po tayong binuo dito mga council na pinapangunahan po ni Sister Neri Gasalaw at gayon din po si Sister Edith bali po si Neri Dangayan,
Dangalan, tapos po si Edith Gasalaw, at gayon din po si Sister Bing Sarmiento. At kasama po rin natin dito, yung mga tiga-ayos po rito, no? Yung mga ano po dito, yan, yung makikita natin nila ngayon, siguro nakikita nila ngayon, yung kaayusan ng mga ng simbahan dito, may mga kasama po tayo dito, mga deacones at mga deacons. Ano po? At ang deacon po natin ay pinapangunahan po ito ni Sister Edith. Ano po? Sister Edith pa rin at kasama po si Sister Daling. Ano po? At ang atin naman pong sa mga deacons, ang headed by yung ating pong head dito ay walang iba kundi si Brother Dencio Sarmiento at yung pong mga kasama niya. Kaya makikita niyo po yung kaayusan po ng ating simbahan ngayon ay makita niyo dahil po sa pagtutulungan ng ating pong mga deacons at mga deacones. Yan. Yan. So pastor, talagang napaka bait ng Panginoon sa atin. So God. Pastor, may iba't ibang ministry pa po ba dito sa inyong church or may iba pa po bang activities like prayer meeting, mga Sunday school? Opo. Meron pa rin po ba tayong ginaganap dito ng mga cell group ganyan? Opo. So sabihin po natin sa kanya. Okay. Dito po sa ating pong gawain dito sa House of Faith Foursquare Gospel Church, meron po tayo ditong tinatawag po namin na WLT, Worship Leading Team, na pinangangunahan po yun ni LJ. Every Saturday po, nag-uumpisa na po sila mag-practice para na sa gayon, pagdating po ng Linggo, maayos na po ang lahat ng mga songs and everything. Ganun po. Tapos, meron po tayo ditong children ministry naman, na pinapangunahan po ng ating teacher. Siya po ay graduate na po siya ng teacher, no? Kaya napakaganda po. Si Sister Abby Buensalido, siya po yung humahawak ng kabataan. At ang youth naman natin ay pinapangunahan po yun ni Diane Nicolas. Ano po? Siya po yung body nag-head po doon. At meron din po tayo dito ang ginaganap, gaya po nung sabi ko nga, ano po, tayo po rito ay meron tayong tinatawag na visitation. No, binibisita po natin yung ating po mga kapatiran na kasama ko pong lagi ay walang iba kundi yung aming head ng deacons na si Brother Dencio Sarmiento. At gayon din naman po, ano, meron din po tayong prayer meeting. At ang ating pong prayer meeting ay ginaganap po natin doon sa tahanan nila Brother Larry. Ano, doon naman po yun. Matatagpuan po yun sa ano na nga ba yun? Sa Daan Tubo, Mali, Barangay Mali, ayon San Mateo, Rizal. And at the same time, araw ng Sabado, yung Sabado, yung mga bata, yung mga anak ninyo, welcome po sila. Meron po tayong ministry doon na children ministry na ang ano po natin doon ay feeding program naman para sa kanila. Kaya lahat yun, kayong mga nanonood dito, meron kayong mga anak, welcome po kayo, padala nyo pong lahat yun upang sa gayon, maturuan po natin sila ng mga values and moral para sa ganon, maturuan po natin ang mga bata kung paano sila magbahal sa ating pong Panginoon. Yan. Yan. So, ayan. Pastor, sobrang blessed po talaga ng church ninyo. No? Opo. So, praise God. Maraming salamat, opo, Panginoon. Opo. Diba? So, maraming salamat din po, Pastor Boy. So, ayan. Pastor Boy, iimbitahan na po natin sila. Kaya naman, mga kapatid, mapalad po tayong mapapanood ang kanilang Sunday worship service. Kaya naman, tara, sabay-sabay po nating panoorin. Okay. Muli, magandang umaga po sa bawat isa at tunay na tayo po ay ngayon ay talagang pinagpala na lubos-lubos ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya muli, tayo pong lahat ay kayo, inaayayahan ko kayong lahat ay tumayo. At sabi po dito sa ating babasahin at mga talata sa Biblia, upang ihanda ang ating puso sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi po doon sa Psalms 100, basahin ko po, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Nung pag tayo tumaawit, kailangan masaya tayo. Sapagkat ang ating inaawitan ay Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal.
purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat and God bless you all. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung the best na palakpak ng pagkaloob natin sa Kanya. Okay. Amen. Ayan. So, ayan, ready na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Yes. Amen. So, habang kinakanta po natin ito, umikot po tayo, kamayan po natin yung mga kapatid na natin na nandito, and samahan syempre natin ng may ngiti. Amen. So, maganda yung umaga natin, so samahan natin ng ngiti. Amen. Go. Ikot po tayo. Praise me.
patuloy po natin na awitan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. As we sing this song, mga kapatid, itaas po natin yung mga kamay natin. Sabihin natin, hayaan natin ang Panginoon na mag-restore, ang mag-renew sa mga puso, sa puso natin at sa isip natin. Huwag po tayong mahiyang itaas ang ating kamay. Hallelujah, Jesus. And times of refreshing, Lord God. Yes, Jesus. Times of refreshing. Yes, Lord. Here in your presence, Panginoon. Here in your presence. There is no greater blessing, Lord God. There's no greater blessing than being. Being with you.
Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na muli nyo kaming pinagsama-sama upang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo, Panginoon, sa patuloy na paggabay, pag-iingat at mga pagpapala na inyong pinagkakaloob, Panginoon. Lord, tinataas ko po ang aming gaway ngayong umaga, Panginoon. Dalagin ko po na samahan niyo po kami ngayong umaga, Panginoon. Samahan kami na inyong banal na Espiritu upang kayo lamang po ang umataas ang gagawin ngayong umaga, Panginoon. Maging ang aming pastor, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang mensahe na papaabot sa amin, Panginoon. Lord, maging ang aming mga kapatid na wala pa ngayon, Panginoon. Dalangin ko po na kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lord, kung hindi man po sila makakarating, Panginoon, patuloy niyo rin po silang abutin na inyong pagpapala. Lord, maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong muli. Ilabas na po natin ang ating mga Biblia at tatako na po tayo sa This Is My Bible. Taas po natin. Sabayan niyo po. This is my Bible. It is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have.
So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. At makibukas po kayo sa akin sa Psalms chapter 41 verses 1 to 3. Psalms chapter 41 verses 1 to 3. Kung nandiyan na po kayo, akin na pong babasahin. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya'y magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Okay, muli magandang umaga po sa bawat isa. God is good all the time. God is good all the time. And all the time God is good. Muli palakpakan po natin ang Panginoon, yung the best na palakpak. Praise God. Ano po? Kaya tunay na ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos natin ay tunay na kumakalinga sa bawat isa sa atin. Ano, and then today, we'll really be blessed, you know po, kapag kasama po natin ang Jesus Christ, our hope and redeemer, you know po. At sila po yung ating nakakasama every last Sunday of the month doon sa ating pong United as One. They will welcome us, you know, yung ating yung church, kasama po tayo doon. Muli palakpakan po natin ang Panginoon dahil sa kanya pong magagandang bagay na ginagawa sa buhay po ng bawat isa. And today is our healing and deliverance, no? At kanina, nung nagkaikot po kami doon, no, napasyalan po natin yung isang ating kapatid na may karamdaman. At it was big in given encouragement na ang Panginoon ang tunay na nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Amen po? And finally, sabi ko nga po sa inyo, every last Sunday, hindi po natin makakalimutan yun na pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Amen po. Muli, tayo pong lahat ay lumuko at tayo po'y mananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ay isang Diyos na dakila, mapagmahal at mapagkalinga. Sa araw na ito, O God, this is a precious day for you, O God, and even us, O God. Salamat, O God, sa bawat isang naririto, Panginoon. Na patuloy mo silang iningatan sa pagtungo dito, Panginoon. At gayon din, patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga kapatiran na hindi namin makakasama sa aming pong pananambahan sa araw na ito. Lord, lahat, O God, ay batid mo at walang nalilingit sa iyo, Panginoon. At ang dalangin po namin, anuman ang kanilang mga pangangailangan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And there is nothing impossible to you, O God. All things are possible kung ano man ang kanilang pangangailangan sa oras na ito, Panginoon. Kayo po ang Diyos na magkakaloob ng lahat ng iyon. At gayon din po namin kami sa oras na ito, Panginoon, sa aming pananambahan. Be with us, O God. Let your Holy Spirit be on us, O God. At siya po ang magtuturo sa amin sa aming pong pag-aaralan ng iyong pong mga salita sa umagang ito. Kaya Lord, salamat po sa bawat isa na narito. Maging ang iyong lingkod, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang mangusap. Gamitin niyo lang po ako. Tago niyo po ako sa inyong likuran upang sa gayon, you will be blessed, O God. Kayo ang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian at karangalan sa umagang ito.
Salamat, O God, at muli, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat at ang lahat ng kapangyarihan ay para lamang sa iyo. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay po ng iyong Santong Espiritu, ito po ang aming dalangin at pasasalamat at tayo pong lahat ay magsasabi ng malakas na Amen and Amen. Muli, palakpakan po natin ang Panginoon. And today is our healing and deliverance. Ano po? Ayun. Ang ating pong topic na ating pong tatalakayin. Apo, makikita niyo po yan. No? Sabi kong lagi sa inyo, ang dami po natin Biblia. Andun po, basahin natin. No? Hindi natin pinagkakait yan. No? There are so many pastors na handang tumulong sa atin. Tayo po ay binibigyan ng mga Biblia upang sa gayon, ito po ang maging gabay natin. Ano po, sa pang-araw-araw nating buhay. Ano po, sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Okay. Our topic today is blessed are those who are compassionate. Ano ba yung compassionate? Compassion. Ano? Na handa siyang tumulong. No? Handa siyang tumulong. That God is preparing him ano? To help one another. Yun ang pinakamaganda po doon. No? Yung mga nanghihina, ano po tayong malalakas ang siyang magbibigay sa kanila ng tunay na kalakasan. Amen po ba? No? Gaya natin ngayon. Di ba? Lakas tayo. Ngayon, ayan yung mga kapatiran natin, baka mamaya, yung kapatiran natin, kaya hindi natin sila nakakasama, there is something they have need, no? Meron silang pangangailangan. Tayo ngayong mga malalakas ang dapat tumugon doon sa pangangailangan na yun. Amen po ba? Amen. Yun po. No? So sabing ganun, blessed are those who are compassionate. Ayun, no? Okay. Sabi po dito, ano po? Okay? Sabi niya, don't give up in helping others. Huwag tayo daw mag-give up. No? Lagi, kailangan natin yon sa puso natin. No? Lagay natin sa puso natin yung pagtulong sa ating kapwa. Ano? Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, yun po ang dapat natin gawin. No? Huwag lang po tayo. Langin lang tayo. Hindi tayo manalangin sa Panginoon. Lalo tigit yung ating hindi na natin nakakasama na ating mga kapatiran. We have to pray for them. Ano? At tandaan nyo, there is nothing impossible to God. Everything kayang gawin ng Panginoon yan through our prayer. Amen po ba? Ano? Ganun lang po ang ating gagawin. Papanalangin po natin, kundi po natin sila nakakasama sa ating pong pananaman. There is something po siguro po. At tandaan natin, kayang gawin ang lahat ng bagay ng Panginoon sa kanila through our prayer. Amen po ba? No? Okay. Sabi pong ganun sa Psalms 41. Open your Bible in Psalms 41. No, diyan po yung Biblia, sabi ko nga sa inyo, andyan, no? Andyan na po ba kayo, yung mga bata, no? Ano po ang sinasabi doon? Sabi niya, mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. Kita niyo po, no? Ano sabi niya dito? Sa isang version naman, tingnan po natin. Sabi niya, mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Ang nakikita niyo po dito, blessed. Ano? Hindi po tayo yung maswerte. No? Kasi yung swerte, pag sinabi tayo raw ay maswerte, hindi. Tayong lahat ay mapalad. Amen? 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 Mapalad po tayo, hindi tayo maswerte. Kasi pag sinabi nila na maswerte tayo, merong malas. Diba? O, yung mga tumataya sa loto. O, diba? Pag tumama sila, maswerte. E kung talo sila, malas sila. Pero ang mga anak ng Diyos, lagi silang mapalad. Amen? Amen. Lagi tayo mapalad. Kapagkat kasama natin ang Panginoon, di niya tayo iwanan, di niya tayo pababayaan sa lahat ng bagay ano, na ating kailangan. Kaya sabi, ito po. Ano, dito sa isa, sa isang Bible ko, tumitingin. Ano po? Nakatingin. Sabi niya ganun, mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Hindi lang natin sila titignan. We have to do something ano, doon sa kanilang pangangailangan. Nakita na natin sila. Diba? Ano ba ang dapat natin gawin? That is the right no action that we have to give to them. Yung ganon. Nakita natin sila, ano ba ang dapat natin unang gawin? We have to pray for them. Panalangin natin sila. Yung mga nanghihina, dapat yun. Andun po yung heart natin. Napuntahan natin sila, kausapin natin sila, and maybe they need prayer. Panalangin natin. No po? Lalo yung mga kabataan natin, no? Dapat yan, lagi natin yung pinapasyalan. No? At yung mga kabataan naman natin na malalakas. Wala nag-amen. Yung mga kabataan narito sa House of Faith na malalakas. Amen?
kayo din, gagamitin din kayo ng Panginoon para sa kanilang mga nahihinang mga kabataan. At ganoon, no? Kaya sabi dito, mapalad, no? Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may bagabag. Napakaganda ng verse na yan, no? Kaya sabi dito sa The Way, blessed is he who has regard, may regard, yon. Blessed is he who has regard for the weak. Ano ba yung regard na sinasabi dito? Yung merong concern tayo sa ating lalo tigit sa ating mga kapatiran. Amen po ba? Yung concern. No? Yun ang mahalaga. Yung regard ang ibig sabihin po doon for the weak. The Lord delivers him in times of trouble. Nakita nyo? Pag dumating yung pagkakataon, ano? Sa ating buhay, ang mga bagay-bagay na magkaroon din tayo ng mga pangangailangan, nandiyan ang Panginoon na handang tumulong sa bawat isa sa atin. Because the Lord has seen na yung ginagawa natin sa ating mga kapatiran, hindi po yan malilingid sa Kanya. Ano po? At ang lahat ng yun ay meron pong ano yan, na pagpapala na ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, letter A, no? Letter A, ganyo po, no? They have spiritual needs. Yun, spiritual needs, ayan. No? May pangangailangan sila regarding their spiritual. Minsan sabi ganun, nanghihina kami. No? Tayong malalakas, sabi ko nga sa inyo, ang siyang magpapalakas sa kanila. Their spiritual needs. Romans chapter 14, verse 1. Open your Bible para makita natin. Nakalagay na dyan, pero mas maganda na nakikita natin. Ano? Sabi niya, give a warm welcome to any brothers who wants to join you. So, lagi ko pong sinasabi, ang house of faith door na yan ay lagi po yung bukas sa lahat ng tao na nagnanais na magkaroon sila ng tunay na kaugnayan sa ating pong Panginoon. No? Hindi po ang house of faith, hindi po natatanungin pa natin sila, ano ba yung ganito? No. Wala po tayong diskriminasyon na ginagawang gano'n. Kundi, welcome po natin sila. No? Ayun. Kaya, dapat natin bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ang ating Panginoon. Sabi niya ganun dito. Sabi niya, Romans chapter 14, 1, give a warm welcome to any brother who wants to join you. Ayun, no? Yun po yun. Kagaya kanina, ano po, habang nagsiset up sila, nandiyan naman ako sa labas, yun. Kwento-kwento. At makikita ninyo, someday, makikita na natin silang kasama natin. Ano po? Amen. Yun lang po yun eh. Doon po nagsisimula yun. No? Doon lang po nagsisimula. Yung kwekwentuhan natin sila, ayun na. Kaya ang sabi po dito, tignan niyo po, give a warm welcome. Ano ba yung warm welcome na yun? Na sa kanilang pakikipag-usap natin, na nandoon na kaagad. Ano po? Yung pagtanggap natin sa kanila. There is no rejection na madadama nila sa kanilang mga sarili. Kundi ang nadarama nila, they are will be welcome sa bawat isa sa atin. Meron po ba doon? Meron ganun eh. Kaya minsan, di ba, meron mga ano, nagsasabi, pag pumunta raw siya doon sa Eastern Church, tinitignan daw siya magmula-ulo ang paa. Dito mo, kaya ka lang naman tinitignan ang ulo hanggang paa, baka meron kang pangangailangan. Di ba? Meron doon minsan, hindi maganda yun. No? Kaya yun. No? Ang gawin natin, welcome natin siya, kamustahin natin siya. Kaya ba natin yun? Amen. Kaya ba natin yun? Amen. Yun, kaya natin yan. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen po? Sabi niya, to join you even though his faith is weak. No? Kahit mahina. No? Alam natin, ganun. Kung ano yung kanilang paniniwala, just we have to welcome them. Tandaan ninyo, tayo po ang gagamitin ng Panginoon para mabuksan ang katotohanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Sabi niya, kaya sabi dito, don't criticize him. Wala po yung criticism. Kini-criticize natin sila na sila ganito, ganito, ganyan. Tandaan niyo po yung lagi kong sinasabi, walang ibinigay sa atin ang Panginoon na mga bagay na dapat natin silang i-judge. No. Only God will judge us. Pero tayo hindi. Amen po? Ang binigay ng Panginoon sa atin, to love one another. Mahalin natin sila. No? Hindi natin titignan kung ano man sila, hindi po. Basta ang pinasabi ng Panginoon, we have to love one another. Yun po. Kaya ba natin yon? Kayang-kaya. Ano po? Sabi niya, don't criticize him for having different ideas from yours. Sabi niya,
about what is right and wrong. Tayo naman lahat dumating sa punto na yon, no? Dumating po tayong lahat doon, no? Kaya we have to welcome them. Hindi naman kagad tayo, ano, na-born again Christian tayo. We are, ano, na tayo po ay lahat, no? Saan tayo nung araw? Pero for the goodness of God, tayo ngayon nga ay narito sa House of Faith na pinagsama-sama upang purihin ang tunay na Diyos na buhay na ating Panginoon. Kaya nga pag nakalagay doon, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Siya lamang ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Ang tao, madaling magbago yan. Pero ang nagmamahal sa ating iisang Diyos, kailanman po, hindi siya nagbabago noon pa man, ngayon at magpakailanman. Amen po. Yun po ang ating Panginoon. Letter B. Physical, their physical needs. Yan, ganda yan. No? Their physical needs. Yan. Sabi niya, ano nakalagay dito? Matagpuan naman po natin yan sa James chapter 2, verse 14 to 17. If we really have faith in God, kailangan makita po yan sa atin. Ano? Hindi po pwede sabihin natin, meron tayong pananampalataya, tapos na. Hindi po. Hindi kailangan doon. We have to put it in action, our faith in the Lord. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, ng Diyos Ama, ano po, i-put it into action to send His Son, Jesus Christ, for us. Nakuha niyo po? Hindi lang niya sinabi na mahal ko ang mundo. For God so loved the world, natapos na doon. Kundi, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa sa atin. Ano? Ayun, may action. Kailangan. We have to put into action yung ating pong, ano, pagmamahal. No? Kaya sabi dito, James chapter 2, verse 14, dear brothers, what the use of saying that you are faith and are Christian? Nakita nyo, no? May guhit po yan. Sabi niya ganun dito. Dear brothers, what is the use of saying that you are have faith? Kung meron daw po kayong pananampalataya. Sabi niya, and are Christian. Nakita niya na, no? Ayan yung maliwanag. Are Christian if you aren't proving it by helping others. Nakita niyo? Ano daw ang saysay ng ating pagiging Kristiyano? Ano? Kung hindi naman nakikita sa buhay natin ang tunay na pagmamahal sa kapwa-tao natin. Amen? No? Meron ganun eh. No? Nung una, meron akong kaibigan na ganun po. No? Pero yung ano, kailangan mo maipadama. Maipadama mo sa kanya. Papaano mo yung ipapadama sa kanya? Tinitignan mo lang siya. You have to do something doon sa kanyang pangangailangan. Maybe he need prayer. Nandun ang pananalangin. Manalangin natin siya upang sa gayon madama niya through our prayer na mayroong nagmamahal sa kanya. Ano po? Ayun. Kaya sabi dito, dear brothers, what is use of saying that you have faith and are Christian? Tandaan nyo, we are all Christian. We are all born again Christian. At kailangan, if we are really born again Christian, they have to do something. Doon sa ginasabi-nasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po doon. Handa po po kayong gumawa doon. No? Diba? Kayo po yun. Yun ang kailangan ng mundo ngayon. Ano? Na mayroon sa kanilang magsasabi na mahal ka ng Diyos, may plano sa iyo ang Panginoon. Ano po? Ayun. Dadating po yun. Kaya sabi dito, if you aren't proving it by helping others, sabi niyang ganun, ano rin ang mangyayari? Tignan po ninyo. Ha? Oh. Verse 15, sabi niya, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. Ayun na. Wala rin pagkain, walang maisuot. You know? Ano ba yung pagkain na yun? You know? He needs something. Ano po? He needs something. Yung glow na siya ay naglalamig na kailangan niya yung init ng pagmamahal ng kapwa niya Kristiyano. Dahil yun ang kailangan ngayon ng mundo, ang pagmamahal at pag-ibig ng bawat isa na unang inibig ng ating Panginoon. Amen po ba? May kausap pa ba ako? Amen. Ganun po. Ano, tandaan nyo, na lagi ang unang nagmahal sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang nais ng Panginoon, yung pag-ibig na yon ay patuloy natin padaluyin sa ating mga buhay, sa ating mga kapwa. Upang malaman nila na ang tunay na ating pong sinasamba ay Diyos ng pagmamahal at pag-ibig.
Amen. Amen po. Amen. Sabi niya, verse 16, if one of you says to him, kung sasabihin lang daw po natin sa kanila, go! Sabi niya, I wish you well. Keep warm and well fed, sabi niya. But does nothing about his physical need. But does nothing about his physical seed. Wala man tayong ginagawa sa kanya. Ano kaya ang magiging saysay nito? Kailangan niya yun. May pangangailangan siya. Tayo rin. Noong panahon na yun, meron tayong pangangailangan. Sino ba ang tumugon ng ating pananalangin? Hindi ba ang ating Panginoon? Yun ang ating pangangailangan. This world today, they have many. Marami silang pangangailangan sa kanilang buhay. At ang tunay na pangangailangan lang nila ay matutunan nila ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? Yun po yun. Masabi natin sa kanila. Kaya nga po ako, kung ako nakatayo sa inyo, doon, sa daang tubo, o yung isang tao doon, ha, para silang galit. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Nabago ang kanyang puso dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Yun po. There is no something na hindi kayang gawin ng Panginoon. No? Mapadama lang natin ang tunay na pagmamahal at pag-ibig sa taong iyon. And then, makikita niyo po, kayo, you will prove na tunay ang Panginoon. Siya ang gagawa. Hindi naman po tayo eh. Basta we have to share the word of God, the love of God, and then the Lord, ang siyang tunay na gagawa ng paraan para sa taong iyon. Para tayong lahat, di ba? Sino ba dito kagad ang naging Kristiyano, naging born again Christian? Taas ang kamay. Wala. Kita nyo? Wala. Hindi yung bata na yun kasi hindi niya naman ako naiintindihan. No? Tayong lahat, ganun po. Kaya merong dinamit. Parang kay Epaphroditito. Sabi niya ganun, siya ang dinamit. So, lahat tayo merong dinamit sa atin upang makilala natin ang tunay na Diyos na dapat natin purihin, sambahin at pasalamatan sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Kaya ito, ano sabi niya? Sa verse 16, if, sabi niya, what God, what good is it? Verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied, sabi niya, by action is dead. Nakita niyo yun? Ayun, sa 17. In the same way, faith by itself. Sabi niya, by itself lang, wala. Wala kang ginagawa. If it is not accompanied by action, is dead. Patay yun. Nakita niyo? May faith ka, may pananampalataya ka. Kaya kung patutuloy natin ang pagbasa niyan, ipapakita ko sa iyo ang pananampalatayang may gawa at ipakita mo naman sa akin ang pananampalatayang walang gawa. Ano kaya ang maganda doon? Meron kang pananampalatayang may gawa o may pananampalataya kang hindi ka gumagawa? Diba? Nasa sa inyo po yun. It is your choice. It is your decision na maipakita natin ano, na tayo ngayon ay meron tayong pananampalataya na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat ang pananampalatayang ito ang nagkaloob sa atin ay ang ating Panginoon. In Romans chapter 10, verse 17, ano sabi niya doon? Ang ating pananampalataya ay yung tayo'y nagtitiwala sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Nagpakababa siya. Tandaan niyo po yun. Nagpakababa siya para kanino? Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, kapatid. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Ayan. Kini nga, pakisabi mo nga sa katabi mo. Ayan. O anong sagot naman niya? Ayan. Ayun. Kaya sabi, mapalad tayo. Mapalad. O nagising na ba yung katabi mo? Ha? Mapalad ka, sabi mo sa kanya. Eh yung mga bata, sabi mo sa kalaro mo, mapalad ka. Dahil nagsa-Sunday school ka. Di ba? O yun. Mga bata. Kaya mga bata na yan, talagang nasa puso po ng inyo pong pastor yan. No? Nasa atin yan. Okay. And letter C. Ano po yung letter C natin? The Lord delivers him. Nakita nyo? May biyaya kagad. Meron kagad pagpapala ang Panginoon na inihanda sa atin. Kung ito po ay ating nagagawa para sa ating Panginoon. Beforehand, pag meron tayong nagawa sa ating kapwa, ano kagad ang hinihintay natin? Diba? Yung balik. Kaya sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa mo sa aking mga pinili, ako ang magbabalik sa iyo ng lahat na yan. Mas marami ang ibabalik ng Panginoon kaysa doon sa tao na yon. Kasi yung tao na tinulungan mo, nangangailangan yon. Amen?
Hindi ka naman tutulong kung hindi yun nangangailangan. Kaya mo tinulungan yun dahil yun nangangailangan. Pero ang maganda doon, nakikita lahat yan ng ating Panginoon. At ang Panginoon na nangako, kung ano ang ginawa mo, ibabalik sa iyo ng Panginoon, 100-fold. Nakita mo, 100-fold. Favor upon favor and every day. Sinasabi ko po sa inyo yan, yung ginawa ninyong kabutihan sa isang tao, ibabalik yan ng Panginoon ng 100%. 100%. Favor upon favor and blessing upon blessing sa inyong mga buhay. No? Kaya huwag tayo pong manghinayan. Na huwag natin sabihin sa kanila, mga walang utang na loob yan. Hindi. Hindi po. Basta tandaan nyo, we are now born again Christian. Kung ano ang nagawa natin, we do it for the glory of God. Nagawa po natin yan para sa kapurihan ng ating Panginoon sapagkat yun ang natutunan natin sa kanya. Amen po ba? No? Tayo nung araw, ganun tayo talaga. Pag tumulong tayo, naghihintay din tayo na pag dumating ang panahon, tayo naman ang tutulungan. No? Pero ngayon, hindi. Pag-pray natin yung natulungan natin, napagyamanin sila, at pag naalala naman niya na tayo, pwede, ipapala tayo. Di ba? Oo. Ayo. Gaya ng pastor niyo, tanim lang ito ng tanim, tanim ng tanim. Pagkita niyo ngayon. Di ba? Nakikita naman natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen? Nakukuha niyo ba yun? Ano? Yung gusto ng Panginoon. Tapos sabi niya, He delivers. Kung tayo naman ngayon ang nangangailangan, ang Diyos ang tutulong sa atin, mga magulang at mga kapatid. Siya. Dahil nakita niya yung pagtulong natin sa kapwa-tao natin. At kung tayo naman, sino nga ba rito ang hindi nangangailangan? Taas ang kamay. Sino walang pangangailangan dito? Taas ang kamay. Lahat tayo nangangailangan. Walang taong walang pangangailangan sa kanyang buhay. Ngunit ang pangako ng Panginoon, siya ang magkakaloob ng pangangailangan ng mga taong nakita niya na nagbabakal sa kanyang kapwa. Amen? O yun, magulang at mga kapatid. That is, yun ang lagay natin sa ating puso na ang ginagawa natin is for the glory of God. Whatever we do, yung ating ginagawa, Lord, ginagawa namin ito upang sa gayon, sa pagkakapili mo sa amin, ay makita mo rin, O God, na yung ginawa mo sa amin ay magawa rin namin sa tulong mo, not in us, hindi sa ating mga sarili, kundi sa tulong at kalakasan ng Panginoon na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya yan. Pero ang Panginoon ang lahat ang gagawa. No? Kaya yun, sabi niya, He delivers. Tandaan niyo po yan. No? He delivers. The Lord delivers him. Anong ibig sabihin nito? Ano? Na kung tayo man ay nangangailangan ng mga bagay, tandaan niyo, walang nalilingid. Walang nalilingid sa Panginoon. Lahat yan ay hayag. Hayag po lahat yan sa Panginoon na ginagawa natin. Amen po. Kaya sabi doon, tingnan nyo, walang lingid sa Panginoon. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Tingnan po natin yung 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ano po ang sabi doon? For the eyes of the Lord. Tingnan nyo, no? For the eyes of the Lord, sabi niya, search back and forth, tumitingin siya. Nakita nyo ang Panginoon? Ano niya? Bakit siya? Sabi niya, ha? And forth across the whole earth, looking for people whose heart are perfect toward Him. Mga magulang at mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, walang nakakakita sa puso ng bawat isa sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Alam niya ang nilalaman ng ating puso. Looking for people whose heart and perfect toward Him, so that upang, sabi niya, so that He can show His great power in helping them. Woo! Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yes! Yes, mga magulang at mga kapatid, yung ginagawa natin, nakikita yan. Nagmamasid ang Panginoon sa bawat isa sa atin na ang bawat ginagawa natin, hindi yan nalilingid sa ating pong Panginoon. Ano sabi niya? The eyes of the Lord search back and forth across the whole earth, looking for people, looking for people. Hinahanap niya ang mga tao. Ako niyo? Looking. No?
Sabi niya ganun, whose heart are perfect. Kaya nga lagi po sinasabi sa inyo, sino kaya dito ang nakakaalam ng puso ng bawat isa sa atin? Only God. Only God. Kita mo? He is not looking out at the appearance of anybody of us. Pero ang tinitignan ng Panginoon, yung nilalaman ng ating mga puso. Yes, brother and sister. Sabi niyo, heart are perfect toward Him. Perfect and toward, sabi niya, perfect toward Him. So that, upang He can show His great power in helping them. Kita niyo? Di ba? Yun. Yung pagtumulong tayo. Kaya, He delivers them. Yun. Di ba? Ano sabi? Tinulungan natin sila. Nakita yan ng Panginoon. O, binigyan natin sila ng kanilang pangangailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung merong tumulong man sa isang taong ito na aking pinili, ikaw ay aking pagpapalain. Amen? Kailangan, ganun na ang ating kaisipan, ang ating puso. Pag tumulong tayo sa ating kapwa at lalo tigit sa ating mga Kristiyano na kumikilala sa Panginoon, tandaan mo, ang magbabalik ng pagpapala ay walang iba, kundi ang tumitingin sa buong daigdig na ito at pag nakita niya na ang puso natin are perfect toward Him so that He can show His great power in helping them. Amen? Yung po, tutulong. Iba laging tutulong. Ang sarap na ang tumutulong sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Kasi siya lahat ang nakakakita ng ating puso na yun ang ginagawa natin for the glory of God. Amen po. No? Kanyo ang ganun ang loob ng kanyang pagmamahal. Kaya mga magulang at mga kapatid, kayong the house of faith, we live by faith. Lahat yan, gagawin ng Panginoon yan. No? Nagawin niya ng Panginoon sa atin. That's the promises of God to us. Promise niya yan. Hindi kaya gaya ng tao. Pag nag-promise bukas, hindi na yung oo niya, hindi na. Nakita niyo? Diba? Pero ang Panginoon, yung oo niya yan. Kaya napakasarap na tayo ay patuloy na maglingkod at ano, magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, diba? Across, sabi niya, nagmamasid si Yahweh. Yun. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Parang wala akong kausap. Ang sabi ng Panginoon, nagmamasid siya sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Amen. Sa mga tapat sa Kanya. Amen. Tayo yun. We have to declare it. Tayo yung tapat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay naging tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron kang pangangailangan. Sino bang nagkaloob? Ang Panginoon. Lahat yun, galing sa Panginoon. Yun lang ang susi. Yung tayo po ay maging tapat sa Panginoon. No? Ayun. Ganun po. No? Okay. Psalms chapter 41 verse 2. Yun. In your Bible, we have to read it. No, yung mga Bible natin. Basahin po natin. Even nandiyan po yan. Mas masarap, hawak natin ang ating Biblia. At kung maaari nga, meron tayong pangguhit, guhitan nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, this coming Christmas, ang pinakamaruming Bible, meron siyang regalo na matatanggap buhat sa ating Panginoon. Pero kung ang Biblia ninyo, parang bago pa lang, ang ibig sabihin nun, hindi nyo yung ginagamit, hindi nyo yung binabasa. Wala na amen. Praise God. Buti na lang. Di ba? Oo. Ayan. Hello, yung mga bata. Oh. No? Huwag nyo namang guguhitan ng pagguhit na ganun. Ha? Ayan. Alam, na yun talaga ay ating po binibigyan ng pahalaga at salita ng ating Panginoon. Okay. Psalms chapter 41, verse 2. Tingnan po natin. No? Okay, forward na kayo. Mga bata. Okay. Ano sabi po doon? He protect them and keep them alive. He publicly honors them and destroy the power of their enemies. Sino ang nagdi-destroy? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung binabagsak tayo,
makikita nyo, sabi ko nga, lalo niya tayong itinataas. Meron akong nakausap, pastor, sabi niya gano'n. Ba't gano'n? Bakit gano'n? Kung kailan pa kami, we are serving the true God, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Ang sagot ko, alam niyo kung ano? Upang ipakilala sa iyo ang tunay na pagmamahal at pagkalinga sa iyo ng Panginoon. Kasi ikaw, kung lali kang masarap lang ng buhay mo, parang nakakalimutan mo ang Panginoon. But if there is trials, merong mga discouragement sa buhay natin, then gagawa ang Panginoon para makita mo na hindi kanya pinababayaan. Amen? Oh. Eh kung punong-puno na nga ang bulsa nyo, oh, di ba? Oh, ayaw mong bawasan. Eh paano yung pupunuan yan? Kaya si pastor, kahit papano, yung bulsa niya, puro barya. O mamaya, o diba? O mabigat. Yun ang mga magulang at mga kapatid yung sinasabi po dito. Sabi niya, sa verse ano, sabi niya, He protect them. Ano ba yung ibig sabihin ng He protect them? No? He protect them and help them alive. Nakita niya, no? He protect them and keep them alive. He publicly honor. Nakita niyo gano'n? Ha? Then He destroyed the power of their enemies. Siya. Siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang kakalinga sa atin. Sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay, Siya ay laging naroroon. No? Di ba? Tingnan po natin. Sa Psalms 32, verse 7. Yan. Tingnan natin yan. Okay. Yung magte-take note, mas maganda. Upang sa gayon, pag-uwi ninyo, pasahin nyo ulit yun. Namnamin nyo ang salita ng ating Panginoon. Ano sabi po? You are my hiding place. Di ba may kanta yan? Asan yung aking mga choir dito? Taas ang kamay. Ayan. O di ba may kanta yan? O anong kanta niyan? You are my hiding place. O, ito nyo? Di ba? Amen? Siya. Doon tayo nagkukubli sa Kanya. Siya ang kublihan natin. Siya ang batong buhay na pwede natin anong asahan sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya ganoon, You are my hiding place from every storm of life. Di ba? Ano yun? Yung bagyo ng buhay na dumarating sa buhay natin. Dadating at dadating yan. Upang bakit? You even keep me from getting into trouble. Nakita niyo yan? Oh. Pag wala tayo sa Panginoon, tingnan niyo ngayon. Ha? Pag wala ang tao sa Panginoon, saan kaya lagi siya patungo? Laging problema. Ngunit tayong mga Kristiyano, pag dumating ang problema sa atin, there is someone who is a great God to help us and to restore us. Nakita niyo? Yan ang masarap. Kaya minsan, pagka nagkaroon na sila ng problema, hindi na nila kayang ano man ang gawin nila, parang wala na. Pero hindi, andyan ang Panginoon natin. Kaya nga sabi niya, You are my hiding place. From every storm of life, sino ba yung walang mga problema rito sa buhay? Wala! Lahat tayo meron yan. Lahat tayo po yan. Pero nakikita niyo yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Doon yung nakikita. And sabi niya, You even keep me from getting into trouble. Ayun. Oh, dati, di ba? Yung panaman ba? Yung buhay namin doon. Alam na namin, trouble na yung pinapasok namin. Dire-diretso pa rin kami. Nakita mo, ngayon hindi na. Ha? Ngayon hindi na. Binibigyan. God has given us wisdom. Yung wisdom ng Panginoon sa atin na yung tinatak mo, anak, ay mali. Bumalik ka. At ako yung hanapin mo din. Di ba? Sabi niya, even keep me from getting into trouble. You surround me with song of victory. Sino dito mga Kristiyano na nandoon ang tambak-tambak na problema, ngunit nakakaawit pa siya? Taas ang kamay. Yes, we are. Di ba? O, tambak na yung problema mo, kapatid. Pero umaawit ka pa. Natapakan na yung paa mo. Sinabi mo pa, praise the Lord. O, kita mo na. Eh, dati, natapakan yung paa mo. Pero ngayon, hindi na po. Why? The Lord is good. God is good! And all the time! God is good! Sabi niya,
You surround me with song of victory. Whatever na nangyayari sa buhay ko, Panginoon, nariyan kang lagi. Nariyan kang lagi upang ako ay bigyan ng kalakasan sa lahat ng bagay na nangyayari sa aking buhay. That is the promises of God to us. Huwag natin yung pabayaan sa ating mga puso. Alagaan natin yan. Pagyamanin natin yan. It is a great treasure na binigay sa atin ng Panginoon. Yung ganong mga bagay. No? Isang talagang mga problema na riyan. Pero tandaan nyo, nandiyan ang Diyos. Ulitin ko, you are my hiding place. Ngayon, may mga pagsubok. Yung tayo magtago sa pakpak ng ating pagmamahal ng Panginoon. No? James chapter 1 verse 18. Yan. Buksan natin. James. Yan. Dagdag po yun. Nabasa ko yun. Ang ganda. James chapter 1 verse 18. Yan alam po. No? James chapter 1 verse 18. Yan. Asan ang 18? Ayun. Nakuha nyo na. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Di ba? And you will know the truth and the truth shall set you free. Yung katotohanan na yun. Tingnan ninyo. Niloob niyang tayo'y maging anak niya. Mga anak niya! Mga anak niya! Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang, andiyan ba kayo? Upang tayo'y maging pangunahin. Nakita niyo? Ano ba yung pangunahin? Tayo yung tinataas ng Lord. Pangunahin, higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Nakuha ninyo? Diba? Yun ang masarap. Kung ano ka ngayon, kaya nga sabi ko, yung mga pinagpapala, lalo tayo kung magpakababa sa Panginoon. Hindi yung pagpapala ng Panginoon ang maging sanhi na wala na tayong pagkakilala. Kasi ganun eh. Mostly ganun. Pag pinagpala ng Panginoon, parang ang Panginoon ngayon nawawala na sa kanyang buhay. Hindi! We have a great God na binigyan tayo ng pagpapala. Yun po. At ang nais pa ng Panginoon, itaas pa tayo. Ano? Alam niyo po, no? Mababa naman yung oras ko. Hindi sa itinataas ko po ang Jesus Christ, our hope and redeemer. Hindi po. Kasi nakita ko po kung paano po siya nagsimula. Ayun. At yung pong pastora doon, napaka-ano po nun. Opo. Kaya nga, sabi ko nga, I'm praying. Ano po? I'm praying na yung suggestion ko sa April 21 na magkakaroon tayo ng sunrise, ang gusto ko po, tayo po ay makasama nila doon sa kanila sa kanilang bahay. Upang sa gayon, hindi upang ipagyabang, no! Para makita ninyo yung humbleness nila sa Panginoon kung papaano sila ngayon na pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Yun po yun, mga magulang at mga kapatid. Hindi para ipagyabang sila, kundi ang ipagyayabang ko na sila nagsimula ng ganoon, ngayon makikita po na natin kung nasaan na sila. And still, the humbleness nila ay naroon pa rin sa kanilang mga puso at lalo po silang pinagpapala ng Panginoon. Bakit? Bakit ko sinasabi yan? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay Diyos din natin na ating pinaglilingkuran. Na kung tayo ay patuloy na magpapakumbaba at magpapakababa at susunod sa kalooban ng Panginoon, why not? Yung ginawa ba doon, hindi ba gagawin sa atin? Hindi ba gagawin sa atin yon? Amen. Kaya pa kayo, pag pinagpala, amen. Dapat, pag tayo pinagpala, sinabi ni Pastor, tayong lahat ay pagpapalain! Amen. Yan! At sasabayan pa ng palakpak. Amen! Kita nyo? Ganun yun. Kaya kami ng pastora doon. Pastor, pag-pray mo to. Ganun po. No? Kaya napakaganda. No? Sabi niya, publicly honor them and destroy the power of their enemies. Maraming tatutuwa yan. Maraming mga discouragement yan. Dito lang sa atin, ang dami ko pong naranasan na mag-discouragement. Pero na laging nandiyan ang Panginoon. Hindi niya tayo pong pababayaan. Hindi niya tayo pong pababayaan. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi niya ganoon, no? Ikaw ang aking lugar na kublihan. Sabi niya, inililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas pag-iingat mo at pagliligtas.
Napakasarap. And finally, verse 3. No? Verse 3. Sabi niya, Psalms chapter 4, verse 3. Sabi niya, He nurses them when they are sick. Nakita niyo? O, ano ba ang ano ba ang iniisip niyo pagka sinabi ng nurse? Di ba? Nurses. Oh. Di ba? Sino ba dito ang mga nanay? Mga nanay, taas ang kamay. Di ba pag nakita niyo may sinat lang yung anak ninyo, hindi na kagad kayo mapakali? No? Di ba? Bakit dahil sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak, ganun din kung kayo'y nagmamahal sa inyong mga anak, ganun din tayo minamahal ng ating pong Panginoon. Nurses, ano ba yung mga nurses na yan? Kita niyo, di ba? Oh. Yung doktor, mamaya pa ang dating noon, pero magtimimbre kang ganun, sino darating? Sino darating? Yung nurse. Sasabihin sa'yo, ano po ang kailangan ninyo? Okay, tama mo. So, pagdating ng doktor, anong gagawin ng doktor? Titignan ka lang, alis na yun. Pero yung nurse, babantayan ka na yun. Yun ng Panginoon. 24 hours in 7 days, binabantayan niya ang mga naglilingkod ng tunay sa kanya. Nurses. No? Nurses, sabi niya ganun. Oh, diba? He nurses them when they are sick and soothe, calm their pain and worries. Siya ang nagbibigay sa atin ng katatagan ng problema sa atin. Sino kaya dito nagkaroon ng problema tapos bigla kang nagulat nang dumating yung pagpapala ng Panginoon? Sino kaya dito? Oh, hindi nyo maitaas ang kamay nyo? Wala? Wala ba? Oh, kita mo na, amen. Diba, dano na ang Panginoon. Para tayong nanonood sa basketball. Lamang ang kalaban. Lamang ang kalaban. Para tutumba na tayo. Pero dumating ang saklolo. Sino sumaklolo sa atin? Yung mayamang Diyos, the one who created heaven and earth. Siya ang nagmamayari ng lakat ng ito. 3 points. Lamang pa ng isa. Panalo ang Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Yun, mga magulang at mga kapatid. No? Bakit? Siya kasi yung nag-aaruga sa atin na parang ina. Di ba? O yung mga nanay, di ba? Pagka may sakit yung ano, o yun nga, yung aking apo. Yung isa kong apo, yung bunso. Tatay, hindi kami makakapunta ngayon. Bakit? Kasi si Rochelle, parang nasina. Pray mo na lang mamaya. Ito mo? Ganon. Kung ang isang ina na nagmamahal sa kanyang anak, more than that pa ang Panginoon sa bawat anak niya na walang iba kundi tayo, mga magulang at mga kapatid. Tayo po yun. Tayo yun. Okay ba? Sabi niyang ganoon. No? Psalms 8:4, verse 4. Tingnan niyo. Psalms chapter 8, verse 4. Sabi niya, wala. Okay. Tignan na lang po ninyo. Psalms chapter 8 verse 4. What is a man that you are mindful of him? The son of man that you care for him? Sino tayo? Sino tayo? Tandaan nyo, all of us have been created by God in His image. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya lang minsan ang tao ang siyang humihiwalay, ang lumalayo sa Panginoon. Kaya ako sabi ko sa inyo, all of us here we are blessed. Blessed tayo. Bakit? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na kilalanin natin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Ayun eh. Tingnan nyo. Sabi niya dito, sabi niya, what is a man that you are mindful of him? Sino tayo? Para tayo isipin ng ating Panginoon. Tapos, ano sabi pa niya doon? No? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nakita nyo? Ganun tayo pinangangalagaan ng ating pong Panginoon. Ano? Kapagaganda. Eh yung ayaw sa Panginoon, ano nangyayari? Kapahamakan. Pero ganun eh. Di ba? Para tayong ano? Eh, isang, nakikita ko yung manok. Yung manok, maraming dalang sisiw. Di ba? Nadalang sisiw. Tingnan mo, yung manok, yung inahin, di ba? Ganun tayo, yung mga nanay. Diba, pag may panganib, yung isang lamok lang, hahanapin mo yun, talagang pagpupuyatan mo yun. Para wag lang makagat ang iyong anak. Ganun din ang isang inahin ng manok. Pag nakita niya may panganib, tataas niya yung kanyang pakpak.
Tama? Di ba? Kukulubin niya, papasok. Kukulubin niya. Eh, yung matigas ang ulo. Oh, ayun. Isang may mga ganyan din tayo. No? Mali, tama. Tama. Ang mga sakuan, nandoon na tayo sa Panginoon. Manatili na tayo, mga magulang at mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Doon na tayo sa Panginoon. No? Ngayon, lalo ngayon, ang mundo. Lalo kayo, mga kabataan. No? Kayo, mga kabataan. Nandoon na kayo ngayon. Nasa presensya na kayo ng Panginoon. Be still. Doon sa pagmamahal ng ating Panginoon. At kailanman, lagi ko sa inyo sinasabi, hindi kayo magsisisi. Hindi kayo magsisisi. Kaya nga kayo, mapalad kayo. Meron tayong gawain para sa inyo. No? Diba? Kaya lagi ko sinasabi yun sa inyo. No? Bakit sabi dito, ano ba ang tao upang pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sino nga ba ang tayo? No? Tapos, sabi niya, ganun. And finally, sabi dito, prayer is the key. Yung panalangin natin. Huwag po lagi ang mawawala sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Yun. And because today is our healing and deliverance, sabi ko nga sa inyo, hindi po natin iwawala ang ating pong gawain ng healing and deliverance every last Sunday of the month. Bakit po? Kailangan po ng bawat isa sa atin yan. Ano po? Kasi nakita ninyo, sa ano pa lang, sa una pa lang, mapalad ang mga taong tumutulong sa kanyang kapwa. No? Nakita ninyo, yung protection ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And our by conclusion, sabi niyang ganon, prayer is the key. Ang susi ng lahat ng ito ay panalangin sa ating Panginoon. Kapagkat yun ang nais ng Panginoon, na tayo po ay laging may pagkakaisa na nananalangin sa Kanya. Kaya sabi niya, sa James chapter 5, verse 14, is anyone sick? He should call for the elders of the church and they should pray over him and pour a little oil upon him, calling on the Lord to heal him. Nakita mo sa Panginoon yun. No? Kanina kasama ko yung isang pastor na galing sa atin po. Kaibigan, pinasala natin ang aming ating isang kapatid na mayroong karamdaman. And he prayed for him. Naiyak siya. Doon naramdaman niya yung tunay na nagmamahal sa kanya through prayer. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ako talaga, tatawagin ng ministry ng Panginoon. Gusto ko doon. Gusto mo may mga karamdaman. Bakit? Pare, pagka meron ka ng sakit, parang ba wala ka ng ano, wala ka ng pag-asa. Di ba? Pag merong may sakit, tingnan nyo. Ha? Pagka merong may sakit, lalabas yung doktor. Pagkatapos, tatanungin mo, kamusta na po yung aking pasyente? Ipasuggest mo na lang. Iiyak na siya. Di ba? Di ba totoo? Iiyak na siya. Ipasuggest ko na lang. Ito mo yun. Eh, tama naman talaga eh. Una pa lamang, yun na dapat ang gawin natin, ipasadyos natin ang lahat ng bagay, lalo tigit sa ating mga sarili. Amen? Amen. Oh, eh, bakit tayo iiyak? Oh, di ba? Oh, kasi, ang kumunang tao, pag sinabi ng doktor, ipasadyos mo na lang, malapit na matibok yun. Oh, ngayon din na! Talagang dapat natin ipasadyos ang lahat ng bagay, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng bagay na maganda sa buhay ng kanyang mga anak. Ito yun. No? Papasa Diyos talaga. Ipapasa Diyos natin po lahat dyan. Okay. Ano sabi niya? Tingnan natin. 15. Sabi niya, and the prayer, if offered in faith, will heal him. For the Lord will make him heal. And if his sickness was caused by some sin, the Lord will forgive him. Nakita niyo? Napakaganda. Ano? Kaya tayo kailangan, open heart tayo. No? Tayo naman mga Kristiyano, tandaan ninyo. Ano? Tayo naman mga Kristiyano, hindi na tayo yung mga chismoso. Di ba? Tama? Hindi na. Dati, ganun. May kinuwento sa'yo, pag nakaalis ka, yung kwento niya, nakarating na doon sa bundok. Ngayon, hindi na. Dito na lang. At hawakan mo ngayon ang kanyang kamay para ipanalangin siya. Parang wala akong kausap. Parang hindi niyo matanggap. Amen? Di ba totoo yun? Di ba? Oh. Totoo yun. Ngayon, hindi na. Kapag tayo ay binago na ng Panginoon. He heal us, our heart.
unang-unang dinamot ng Panginoon sa atin ng ating mga puso. Because God is looking to our heart. Amen po? Amen. Yung mga halaga, mga magulang at mga kapatid. And today, because it is our healing and deliverance, kung naman po yung ating pangangailangan sa oras na ito, sa araw na ito, na po, we have just to stand to the Lord. No? Kausapin natin po siya. As we sing this song, yes. Kung sino po yung mga pangangailangan, just raise your hand to the Lord. Opo. No? Nakaupo po kayong lahat dyan. Ano po, nakaupo kayo. Kung mayroon kayong pangangailangan, tumayo lang po kayo. Okay? Let me sing that song. Awitin namin po na. Ba't namatay na? Magulang at mga kapatid, kung meron po kayong nais sa ating Panginoon sa oras na ito, lalo ngayong ipadadama ng ating Panginoon, just stand. Tumayo po kayo sa inyong pong pinatatayuan. Kung sino man po dito nangangailangan sa oras na ito, ang inyong pong mga magulang, ang inyong mga kasambahay nangangailangan, i-represent po ninyo siya. Tumayo po kayo. Yes, Lord, salamat. Salamat, O God, sa kapatid natin ngayon, O God. Yes, O Lord. Hallelujah, O God. Tumayo. In-invite ko po kayo dyan sa harapan. Tasted of you, Lord, and all that I can.
At muli, mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At muli, sa ating mga buhay, sa oras na ito, we taste the goodness of the Lord for us. Yes. Yes, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong pagmamahal. Salamat, O God, sa iyong pagkalinga sa iyong mga anak. Sapagkat batid po namin, Panginoon, na kayo lamang ang pwede naming pagtiwalaan sa lahat na nangyayari sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang nagsabi, kung kami ay lalapit at dudulog sa iyo ng merong puso na walang pag-aalinlangan. Whatever we pray in the name of Jesus, it shall come to pass. And we declare it, O God, in the name of Jesus. Sa lahat, O God, na mga kapatiran, O God, na ipinadama mo muli, O God, ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Lord, dahil masasabi namin sa iyo, Panginoon, maraming maraming salamat and we love you, O Lord. Salamat, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Thank you very much, O God. Salamat, O God, pinupuri ka namin, niluluwalhati, at ibinibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagwalhati sa iyong dakilang pangalan, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, sa biyaya at pagpapala ng Santong Espiritu. Salamat po. At muli, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon at sumain niyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at pagpapala na kaloob sa atin ng Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ngayon, bukas at magkailanman. Muli, magandang maga po sa inyong lahat and God bless you all. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ni Pastor. Tayo po ay darako sa ating pagbibigay.
tayo po ay hawakan po natin yung ating mga offering. Tayo po ay manalangin para lalo tayo pagpalain ng Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa katatapos lang na aming gawain, sa katagumpayan ng aming gawain sa umagang ito. Marami pong salamat sa mga kapatiran na aming nakasama sa lugar na ito at sa mga nag-cover ng video, Panginoon, at naging maayos ang lahat, Panginoon. Lord, sa aming pagbibigay sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat at ibinabalik po namin sa iyo ang mga bahagi ng mga pagkapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, dalayan ko po na patuloy mong pagpalain ang aming mga kapatira na nagninegosyo, Panginoon. Alisin niyo po sa kanila yung mga abigatan, Panginoon, para magpatuloy po, Lord, ang blessing mo na nagmumula sa iyo, Lord. Hinihiling po namin na ang iyong pagkapala ay sumaamin, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa mga kapatira namin na naghahanap buhay, nagtatrabaho. Pakiingatan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan. At sa mga wala pang hanap buhay, O Lord God, dalangin ko, Panginoon, na makatagpo sila ng gawain ng hanap buhay upang sila ay maging bahagi sa aming pagbibigay. Lord, kami po ay lubos na nagagalak at kami ay naging bahagi sa gawain ito, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na sa mga darating na pagdiriwang o gawain na ganito ay kami yung ibalik ng ligtas, Panginoon, at sa aming pag-uwi, O Lord, ikaw po siya magingat. Maraming salamat, O Diyos. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Announcement po. Sunday service po, 10 a.m. to 12 noon. Sunday school for kids, 10 a.m. onwards. Please like our Facebook page sa mga hindi pa po para po ma-anunyo po yung mga updates. Schedule on March 31, 2019. Opening prayer, Sis Diane. Scripture reading, Brother Rob. Offertory, Sis Bing. Closing prayer, Sis Neri. United as One Fellowship will be moved on Sunday, March 31, 2019, 4 p.m. pa. See you next week. Inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo po para sa ating closing prayer. Lord, we thank you, Father, sa salita mo, Panginoon, na binigay, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na ito po ay nandito po kami, Panginoon, sa opportunity na kayo po ang siyang itaas ng bawat isa, na ibigay namin, Panginoon, yung papuri at pasasalamat sa patuloy na pag-iingat niyo po sa pagkakalob sa amin ng mga pagpapala, Panginoon, sa nakaraang isang linggo. Lord, we pray din, Father, sa pagsasaluhan namin na pakalinisin niyo po ito magbigay nourishment sa physical po namin pangangatawan. At Lord, ibalik niyo po ng yung mga nag-prepare nito, yung nawala nilang lakas, Panginoon, kayo po ang magpala din, Panginoon, sa kanila. Sa inyo po ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Ingatan niyo rin po kami sa pag-uwi po namin mamaya. We commit to you all, Father. In Jesus' name we pray. Amen.
At mga kapatid, dito na po nagtatapos ang kanilang Sunday worship service. So, ayan, Pastor, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong church sa JCOHAR TV. So, Pastor, sa mga manonood po natin, may nais po ba kayong sabihin sa kanila? Opo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na ngayon nanonood na ang aming pong pahatid, ano, in behalf of House of Faith, Foursquare Gospel Church, kayo pong lahat ay aming pong iniimbitahan, ano po, na kayo po ay makasama namin sa pag-worship, no, sa gawain dito po sa House of Faith, Foursquare Gospel Church. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Ayan, maraming salamat, Pastor Boy Tubera. Maraming salamat din po. Maraming salamat. So ayan, maraming salamat din po sa inyo mga kapatid. At dito na po nagtatapos ang episode na ito. Hanggang sa susunod na episode, ako po si AJ Santos and this is JCOHAR TV, Church on Focus. Please click like and subscribe. So good to me. You came and found this orphan, and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past, and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. Now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. So good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh.